Vatican, sinasamba daw si Lucifer. Yan. Gusto ko tong anuhin to eh. Okay, so simulan na po natin yung isa sa mga gusto ko pong talakayin sa sinasabi po ni Rod Cobos po ng Davao na ano daw. No, teka, ready ko muna yung screen natin ano para sa kanya. Teka, para maihanda ko yung ano niya, yung mga sasabihin niya, marinig ko rito. Kailangan ko munang i-monitor output. Yan. And para ma-ready natin. Okay, so simulan na po natin yung kanyang bira. Ito mga ipi-play kong ito ay gusto ko po itong ipa-rinig ng sa ganun mapuna ito. And of course, gusto na ko nga isulti nato ni paagi sa pulong sa Ginoo. Dili ato ang explanation, dili ato ang word. Ayan. So maliwanag po doon sa sinabi niya na ang sabi niya itatanyag daw niya yung video, sasagutin daw niya yung mga video, but through the word of God, not his own interpretation and not in his own word. Balikan natin. And of course, gusto na ko nga isulti nato ni paagi sa pulong sa Ginoo. Dili ato ang explanation, dili ato ang word. Ayan. Hindi kanyang explanation, hindi kanyang word. Yun ang gusto na ipaalam ni Rod Cobos ano, na siya ay sasagot. But may sinabi naman siya patungkol kay Brother Wendell. At ang kanyang sinabi ay eto. This man was doing his live broadcast addressing to his audience, and this concerned us because his sole message was to argue and discredit the truth nga itong ginatudlo sa simbahan. He showed clips or excerpts from our church, our Sunday church service celebration, dated last March 22, 2020, telling to the public his own views and opinions. Well, ang tinuturo daw ni Brother Wendell daw, his own views and opinions. His own views. Gumamit ng Wikipedia si Brother Wendell, his own views. Paano naging his own views yon? Tsaka his own opinion kung gumamit siya ng mga referensya. Tsaka gumamit siya ng ano, ng video. Tuloy natin ha yung video na kung saan pinutol naman niya yung why are we Catholics? Iriribat siya tapos pinutol naman niya. Pakinggan natin ito yung sinabi ni Rod Cobos. Explanation. Sa English po ba ang vicarious felidi ay vicar of Christ? Yan o. Kung nakikita nyo sa video niyan mga kapuntos, ano, si Brother Wendell gumamit po siya ng Wikipedia. Explanation. Sa English. Yan o. Nakikita nyo sa gilid, sa tagiliran ni Brother Wendell, gumamit si Brother Wendell ng Wikipedia. Pero batay kay Bishop Rod Cobos, na yan daw ay his own opinion and his own view. Paano naging own view ni Brother Wendell? Ang Wikipedia, hindi naman Brother Wendell ang gumawa ng Wikipedia. Paano naging his own opinion yan? Hindi naman siya yung gumawa ng Wikipedia. Sana, Rod Cobos, nanonood ka ngayon, ano? Para makita mo tong mali na pag-akusa mo kay Brother Wendell, tapos sasabihin mo ikaw yung inaakusahan. Tuloy po natin. So ba ang vicarious felidi ay vicar of Christ? Mali. Dahil ang vicarious... So, sa unang pagkakataon, sinagot tayo ni Bishop Rod Cobos sa isang born again. At nagkakataon din na kahapon pala ay anibersaryo na ng pagsimula sa punto por punto. Unang topic na tinalakay nila ni Father Darwin sa punto por punto ay yung sagot at tuligsa ni Bishop Pastor Rod Cobos, no? Ginagamit niya yung edited video na inanda ko dito na may enthronement o mano sa ni Satanas doon mismo sa loob ng Vatican. Pinakita niya yon.
may enthronement sa loob ng Vatican. At yung pinakita niya ay isang edited picture. Pinakita din niya na sa tiara ng Papa may nakaukit na Vicarius Filii. Pero yung ipinakita niyang tiara, abay, doon niya pinulot sa grupo ng Iglesia ni Cristo, yung edited na bahagi, no, sa tiara. At kaya pinakita natin kahapon yung original na tiara at yung Vatican, St. Peter's Basilica. Pero mas mabuti siguro, dyan do, ating papasukin si Father Ricky dahil siya ay nasa Vatican mismo, kung anong kanyang masasabi sa sinasabi ng ating kapatid na si Bishop Rod na ini-entron o mano sa Vatican si Satanas. Hello, Father? Yung sinabi ng nagpakilalang bishop po ay parang makonsider natin yung na sinasabi na fishing expedition sa ano, sa disyerto, hindi sa dagat po. Kasi po, tumanda na lang din po ako sa Italy po at halos araw-araw pumapasok sa Basilica ng San Pedro po. St. Peter Basilica po ay walang ganoon po. Kahit siguro lang po, hindi lang siya po na mahilig lang siya siguro talagang pong instead na maghanap ng ano, ng mga referensa, ay doon siya sa naghahanap sa ano, yung tawag na photo publisher na kung saan pwede lang i-edit ang mga litrato, gawa-gawa. Maraming salamat, Father. Father, bilang nasa Italia at palaging nasa sa Basilica ni San Pedro, Father, ano po ba masabi mo sa ipinakita niya na doon umano sa tiara ng Papa, may nakaukit na Vicarius Filii, at yung Vicarius Filii umano ay opisyal na title ng Papa, Father? Paulit-ulit lang naman na issue, hindi lang itong bishop na ito nagsasabi, kahit INC at iba pang mga sekta, no? Pero kung tutuusin talaga, kung totoo sila, magpakakatuo sa sarili, titingnan nila sana maigi yung official turo po ng simbahan at hindi kung saan-saan lang sila maghahanap ng ano, kung ano gawa-gawang mga istorya po, pang comics lang po, mga ganong kwento po. So, maraming salamat, Father, kahit na magkaiba ang ating oras ngayon, pero nagtiyaga kang makapasok upang maka-share sa katotohanan talaga, lalo na sa pagsagot nitong isa sa mga nagtuligsa sa panantampalataya nating mga Katoliko na ginagawang issue niya at namumulot ng anumang edited diyan mismo sa YouTube at iginiit na yun na ang totoo. May inilagay na enthronement o mano sa Vatican. Siguro mga kapatid, ipakita natin, Father, ipakita natin yung kaniyang pahayag mismo na Brajando, okay na ang channel ko, ano? No, naka-live ka na, bro. Naka-live ka na. So, pero mahina ang signal namin dito ngayon, ha? Sige lang, malakas kasi ang ulan. So, Brajando, mag-share ako, ha? O, sige, share audio, bro. Okay, sandali muna. Ikaw mag-share ng audio. Na mag-share ako ng audio para marinig yung isa sa mga... Matagal na ito ang tuligsa ni Bishop Cobos. Bishop, no? Napakilala siyang Bishop. At nang sinagot natin, alam niyo ba mga kapatid, may mga nag-message sa akin yung mga kaanib niya. Isa sa mga nag-message sa akin, yung sa kanila, meron ba umano akong license para sa pagkasal? Ilan na umano ang napagaling ko? Ayon sa kanila, si Pastor Cobos umano, ang dami nang napagaling at may license ng pagkasal. Sabi ko, may license pala siya sa paninira ng simbahang Katoliko. Binaliktad kasi nila na ako ang nagtulig sa umano. Hindi. Sa kanya nagsimula yan, Brad Windel. Ay, matagal na yun, di po ba? Oo. Sa kanya nagsimula, pinagbibintangan niya yung sa tupapa na siya raw pasimuno ng COVID. Okay, pakinggan muna natin si
Bishop Cobos sa kanyang pahayag na may enthronement sa loob ng Vatican. Ah. Una-una ta kinilang no. Tanaw nato ni full-blown Lucifer worship at Vatican. Kayo sayo ngayon sila nga ng pangdaot niya itong himaw, no? Tanawa niya nga video. Dito mismo sa St. Peter Basilica, kung unsa ang gibuhat dito sa mga kaparian. Go! Oh, ito. Kita niyo mga kapatid, ito ang ipinakita niyang larawan, no? Makita natin yan sa YouTube mismo, uploaded, no? Edited video, na yun ang sinabi na sa loob mismo ng Vatican, para yatang inosente siya. Totoo yung sinasabi ni Father na parang nangingisda ito sa disyerto. Bakit? Ang daming taong pumasok, kahit sino makapasok sa Vatican, ha? Tapos, yun lang na picture ang ipakita ni Bishop Cobos as evidence sa kaniyang sinasabi na may enthronement ni Satanas? Father Ricky? Yan. Father Ricky? Alam mo, Brother Wendell, kung nangyari man yan, hindi siya mauna sa balita ko nangyari yan dahil dito pa lamang headline agad-agad yan sa mga newspaper na nandito. Kaya nakakatawa na lang po ang mga ganong balita po na gawa-gawa po ng ano po, ng photo, ano tawag ito, Photoshop. Mm-hmm. Mm-hmm. No. O pang makapanuligsa. Kaya nga ipinakita ko Rajando, yung loob sa Vatican mismo, kung tingnan ninyo, ito, saang bahagi dito na yung picture na ipinakita ni Cobos, nakalagay ang imahen mismo ni Satanas. Oh, sa Vatican ito. Di ba makita natin, ang daming mga taong nakapasok. Tapos, sabihin niyang may enthronement ni Satanas at yun lang na picture ang kanyang ipakita at dami namang mga kapatid natin na napaniwala. At ito talaga, Father, pag ang kamalian paulit-ulit itong ipahayag, parang magiging totoo, lalo na sa mga taong kulang ang kaalaman. Father? Totoo po yun. Ang yun ang nakakalungkot na parte ng ano po, ng mga mali-mali at hindi makatotohanan ng balita na yung hindi nila alam ang katotohanan talaga, halimbawa hindi nakapunta ng Roma, hindi nakapasok sa Basilica, maaring maniwala dahil yun nga, parang totoo na pinalalabas yung peking video na ito. Pero sa totoo lang po, yung mukhang altar na yun na kung saan makikita natin ang larawan po, mukhang yun ang ata din ang altar na kung saan makikita natin na nakaupo si San Pedro. Pinalitan po. Opo. Kung hindi ako nagkakamali, yun ang yung maliit na parang altar doon na nilalagay si San Pedro, enthronement ni Peter na nakaupo po siya, may hawak-hawak po na susi. Yun ang pinalitan nila. Oy, Rodobos. Ano ba yung pinasok mo? Ang hirap kasi, Dajando at mga kapatid at Father, pag ang isang tao ay maniniwala sa sarili mismong kasinungalingan nito. No? At dami din ang mga kapatid natin na kulang ang kaalaman dahil ayon sa pakibasa Brajando sa Kawikaan Kapitulo 3, Versikulo 16. Oh, yes. Yan ang gusto ko. Kawikaan 3:16. Okay, mga basahin. Kawikaan 3:16. Okay, basahin natin yung sinasabi sa Kawikaan 3:16. Ito po sinasabi. Tiyak ko si Cobos, tatamaan si Cobos nito, ano? Sabi rito, ang taong marunong umunawa kung ano ang tama at mali, ha? Ay pinag-iisipan muna ang isang bagay bago niya gawin. Ngunit ang taong hangal ay hindi nag-iisip. Ipinakikita niya ang kanyang kahangalan. Oy. Nako. So, mga kapatid, sabi ni Bishop Cobos, bakit daw umano, nakuha mo ba yun, Rajando, yung pahayag niya, bakit umano gumamit tayo ng Latin Vulgate Bible? Oh. Hindi umano yun kasali sa Biblia na approve yung Latin Vulgate ayon sa kanya. Hindi daw. Ang original umano, Greek ang New Testament, habang ang Old Testament ay Hebrew, bakit gumagamit tayo ng, ayon sa kaya, Latin? Abay, tatamaan siya sa kanyang pahayag mismo. Bakit? Bakit niya kinakalculate
ang 666 sa Revelation chapter 13 verse 18 gamit ang Latin kung yun ang argumento niya. At saka, bakit niya ipipilit ang Vicarius Filii? Eh, yun nga ay galing sa donation of Constantine. Oh, yun ay galing sa donation of Constantine. Hindi po yun, ano? Rodkobos, hindi yun official. Sabi niya, ano daw ang pinagkaiba ng Vicarius Christi at Vicarius Filii? Ito ang pinagkaiba, Rodkobos. Gusto kong gawan to ng series, nababanatan ko itong bishop na ito. Ang pinagkaiba, yung pinipilit mo ay donation of Constantine, hindi naman siya official na titulo. Pinipilit mo lang para ka makapag-calculate ng Vicarius Filii. Pero ang totoo, yung Vicarius Filii na picture na pinakita niya, naka-inscript daw sa tiara na sa Papa, yun ay gawa-gawa. Gawa-gawa lang at merong historical na ano yan, historical view yan, yung pagkagawa-gawa. Ito, pakita ko sa inyo ha. Mas maganda kasi basahin natin para makita yung ginawa ni Rodkobus na nagpapakita ng kasinungalingan in many Filipinos. Ito, historical Seventh-day Adventist views. Ito yung nangyari. Basahin ko ba, Darwin Dela, para makita natin? Sige. In 1866, Uriah Smith. Ito yung pinakauna si Uriah Smith. Siya yung pinakauna. Uriah Smith was the first to propose the interpretation to the Seventh-day Adventist Church. Na yun ay nasa kanilang Review and Herald, chapter 38, verse 196. In the United States, in the light of prophecy, he wrote, "The Pope wears upon his pontifical crown in jeweled letters this title." Ayan na, in pontifical crown in jeweled letters. Jeweled letters. Yung pinakita ba ni, Rodkobus na naka-inscript ba? Yun ba ay jeweled letters? Okay, makita ko ba, Rajando, pinakita niya ito. Ayan. Yan ba? Yan. Kinuha niya yan sa talakayan sa INC. Yan. Tapos, yung inscription yan, halata namang in-edit eh. Kahit ako, marunong ako mag-edit. Alam ko, edit yun eh. Oh. Pakinggan natin siya muna, Rajando. Oh, sige. Yan yung sitwasyon. Natatawa ng Vicarius, not only Vicarius Filii eh. So, makita niyo ang Vicarius, tanaw daw, next nga slide daw. Tanaw daw ang Vicarius Filii. Tanaw na eh. What's the meaning sa Vicarius Filii? Actually, ang meaning sa Vicarius Filii is chains of Christ. In other words, si Jesus to naman sa langit, dapat na ay chains of Christ. Ang meaning umano ng Vicarius Filii, chains of Christ. Mali! Yan ang sinabi ko. Saan kaya sinangunguha nito kahit Google na lang? Meron siyang ginamit, Brad Wendell, na isa daw meaning sa Vicarius daw is successor. Pero hindi niya ginagamit yung term successor eh. Ang gusto niya gamitin yung change. Siya nagbibigay ng kahulugan sa hindi dapat ipakahulugan. Ulitin natin ang pahayag niya. Ano yun yung sitwasyon? What's the meaning sa Vicarius Filii? Actually, ang meaning sa Vicarius Filii is change of Christ. In other words, si Jesus to naman sa langit, dapat na ay change of Christ. Nga kinsa? The Antichrist. Mauni ang realidad. Now, dili mo makadinay sa ako, kini corona sa Santo Papa. Coronavirus. Makita niyo ngayon, corona. Oh, so, Donia Pinolot ang naturang edited na fake na papal tiara sa forum discussion ng iglesia. Pero sa mga kapatid natin na nagsubaybay, ipakita natin, mga kapatid, ang tiara mismo. Ha? Yan, tingnan niyo. Tingnan niyo. Kung makita ba ninyo sa tiara, batay sa nakita ninyo dito, na may Vicarius Filii tulad sa ipinakita ni... ito na. Kita niyo, mga kapatid. Lapit natin. Ha? Dito tayo sa tiara. Kita natin kung totoo ba na may nakasulat na Vicarius Filii. O pansinin niyo, mga kapatid. Saan dito, pinupos natin, saan dito ang sinasabi ni Kobos na may nakaukit na Vicarius Filii? Ngayon, nang sinagot natin at punto por punto yung pahayag niya,
yung iba niya mga kaanib, ang daming mga nagmi-message sa akin, no? Na bakit umanong tinuligsa ko si Kubos, na si Kubos ang dami umanong natulungan sa community at may license pa sa pagkasal at maraming natulungin. Oh, bakit? May license ba siya upang ihayag yung mga edited video laban sa pananampalataya ng simbahan sa Pilipinas? Diyan do? Oh, ang tawag dyan for Jere, tutuloy po natin ha, sabi dito. Yan, the pontifical crown, oh, you know? The pontifical crown in jeweled letters, so hindi siya ano inukit, siya ay jeweled letters. This title, Vicarius Felidae, or Vicegerent of the Son of God. The numerical value of which title is just 666. The most plausible supposition we have ever seen on this point is that here we find the number in question. It is the number of the beast, the papacy. It is the number of his name, for he adopt it as his distinctive title. It is the number of a man, for he who bears it is the man of sin. Ito yung view ng Adventist. Orius Smith maintained this interpretation in the various editions of Thoughts on Daniel and Revelation, which was influential in the church. In November 1948, Leroy Froome, a Seventh-day Adventist ministerial leader, editor of the church ministry, and a church historian, wrote an article to correct. Yan. Tapos sabihin mo, you are accused for being what you are saying is wrong. Wrong talaga. Wrote an article to correct the mistaken news of some denominations evangelists who continued to claim that the Latin words Vicarius Felidae were written on a papal tiara. Rod Cobo, sagutin mo to ha. Each pope, like any other sovereign, has his own tiara. Ito sinabi ni Leroy Froome, which is the papal crown. There is therefore no one tiara that is worn by the full succession of papal pontiffs. Moreover, personal examination of these various tiaras by different men back through the years and a scrutiny of the pictures of many more have failed to disclose one engraved with the inscription Vicarius Felidae. As heralds of truth, we are to proclaim the truth truthfully. No fabrication should ever becloud our presentation of truth. Yan, ibig sabihin, gawa-gawa lang yan ng SDA. Ito, ebidensya. Sabi mismo ng kanilang theologian, Adventist took some genuine photographs of papal tiaras and lettered upon them the three words Vicarius Felidae. Yung SDA lang pala ang naglagay. Sila lang pala ang nagsulat. Inedit nila yung picture, yung genuine photographs, inedit nila, nilagyan nila ng Vicarius Felidae na siya namang pinaniniwalaan ni Rod Cobos. Eto ngayon, the CD-ROM version of this lecture contains two pictures of Adventist-made papal tiaras, which obviously do not belong to the Vatican collection of tiaras. Ba't kasi ipipilit yung hindi dapat para lang kunwari may maipakita na yung Vicarius Felidae ay title ng Pope. Eto, isa pa. Sabi dito, our church papers, Adventist Review and Ministry have issued warnings against the application of 666 to the Pope's title Vicarius Felidae because such title has never been found on papal tiaras. Hindi ko alam kung maintindihan ba ito ni Rod Cobo. Simple English lang po ito. Ito ay, this title has never been found on papal tiaras. So, hindi niya ito mapapatunayan. Bakit? Bakit? Itong sinasabi naman niya. I must say the information he gathered together to demonstrate that Vicarius Felidae is historically based on a forgery. Based on forgery pala yan. Tapos ipanggigiit niya, anong palusot ni Rod Cobos? Ano daw ang pinagkaiba ng Vicarius Felidae at Vicarius Christi? Napakasimple. Ang Vicarius Christi, yun ang title. At kung yun ang ika-count mo, para i-link doon sa Revelation chapter 13 verse 18, hindi siya tutugma ng 666. Hindi siya tutugma. At para maipatugma mo, gagamitin mo yung forgery na ginamit ng Donation of Constantine
na hindi naman official title ng Santo Papa, yun ang gagamitin mo para may ma-compute ka. Ibig sabihin, hindi ka after the truth at ang nais mo lamang ay banatan na Iglesia Katolika. Ngayon, babanatan ka namin, Rod Cobos. Gagawa ako ng series episodes. Iisa-isahin ko yung mga errors na sinabi niya, Bro Wendell. Iisa-isahin ko. Ang dami ko nakita eh. Mga secret images, ina-atake niya. Kaya iisa-isahin natin yon. Lalo na yung Inquisition, Brajando, no? Ginamit din niya sa pagtuligsa sa atin. At very exaggerated talaga. Nabalikan muna natin itong Revelation chapter 13 verse 18. Napakalinaw po ang nakasulat, pangalan ng tao. Hindi po title. At yung Vicarius Felidae, hindi yung title ng Papa. So, palagay natin na may tama sila, ha? Na yung Papa ang tinutukoy. Batay sa Revelation chapter 13 verse 18, ilan po ba ang hayop na binabanggit diyan? Ilan? Ngayon, kung ang Papa, ilan po ba ang Papa mula sa unang Papa hanggang ngayon? Ibig ba sabihin na ang katuparan sa naturang hayop, abay, napakarami? Father Ricky? Unang-una sa lahat, ako'y natatawa. Dahil po, yung pinakita niyong video po, yun talagang original. Nasa museum po yun. Nandoon kasi yung mga ginagamit ng Santo Papa, mga tiyara noong unang panahon. So kung totoo lang po talaga sila po, may mga booklets talaga po dito na makikita niyo po yung mga totoo po talaga. Alam mo dito, Brother Wendell, sa Roma, around Vatican City, maraming mga souvenir shops. Lahat-lahat doon nabibili mo mga ganitong tipo. Most probably gawa-gawa ito ng mga taong siguro manira lang ng simbahan. Pwede nga bumili ng statwa ng Santo Papa ngayon na na sumasayaw-sayaw ang Santo Papa. Although pinagbabawal ito officially, ini-exaggerate nila ang mga kung ano-ano mga santo natin, bawal ito, pero ginagawa pa rin ito ng mga negosyante kasi naiiba sa mga paninda na yung officially lang talaga na dapat yun lang ibibinta sa mga tao. Ang nangyayari dito, most probably, baka nag-shopping lang siguro isang araw yung protestante dito. And then pag uwi, inilagyan na ng ganong wording. Kaya kung kami natatawa lang kung nandito ka sa realidad sa Roma kasi sobrang layo po talaga yung mga ginagawang panluloko ng ibang mga sekta. Okay, maraming salamat po, Father. Brajando, kung tingnan po natin ang mga Bible scholars na tumutukoy kung sino ang nagsasabi na sino ba ang tinutukoy sa Revelation, chapter 13. Halimbawa, itong aklat na Breaking the Code, Understanding the Book of Revelation, napakalinaw po na ang tinutukoy pala nito ay si Neron Caesar, si Caesar Nero. Ilang mga Bible scholars ang nagpahayag nito. Ito pa, mga kapatid, sa aklat na pamagat The New International Commentary on the New Testament, malinaw na si Caesar Nero talaga ang tinutukoy. At kung tingnan natin ang kaniyang pangalan, no, sa Hebrew language, Caesar Neron, ito ang lalabas, 666. Pangalan talaga ng tao, hindi gawa-gawa na titulo. No? So, napakalinaw, mga kapatid, pero ito'y matagal na na ginagamit nila na propaganda laban sa atin. Isa sa mga ginagamit nila, Father Ricky, malapit na ang ating Easter Vigil, yung awitin sa Easter Vigil ang Exalted Father. Dahil merong narinig silang Lucifer sa Exalted at sabi nila, aba, sinasamba at tinatawag ng Papa sa Vatican mismo si Lucifer. Father? Ayun ang problema sa pag hindi talaga nag-aral po ng lingwa po, ng lingwahe, kung anong ibig sabihin. Kasi napakasimple lang naman yung word na luce. Ibig sabihin, kasi sa Italiano din yan, sa Latino, life, luce, liwanag. Pero, yun na nga, kung minsan yung mga tao, very,
grabe yung imagination at katang isip at gagawa ng i-attribute sa pangalan ng ano ng ibang hindi magandang paggamit na supposed to be ang word ay napakaganda ay binigyan ng kahulugan na hindi maganda. Yun ang mahirap doon. Yun ang mahirap doon, Brother Wendell. Kasi maging dito sa ano ko, Brother Wendell, dito sa ano ko, sa referensya ko dito, ito ay galing sa yung International Raiders version. Tiningnan ko kasi yung footnote sa Revelation 13:18. Ang nakalagay talaga dito is Nero. Nero, hindi naman... It could also refer to Nero and the Roman Empire sa naturang naturang footnote. Mm-mm. Samantalang sa iba naman na Bible commentary abrajando, kung tingnan din natin sa New American Bible sa footnote nito, Morningstar term addressed to the King of Babylon. The Vulgate translates as Lucifer, a name applied by the church fathers to Satan, the son of the dawn, Hebro. Yun ang Hebro, no? So, yun ang mabasa natin sa footnote. Ngayon, pakinggan natin ang pahayag ni Rod Cobos. Rod Cobos. Ito po, sabi niya, ito o man ay tumutukoy kay Satan. No? Yung Isaiah chapter 14. Ngunit kung tingnan natin ang Isaiah chapter 14 verse 2, malinaw talaga na yung isang talinghaga patungkol sa kay Haring Nabucodonosor. Now, pero sa kanyang pahayag, nang si Satan ay nagkasala at naging fallen angel, tumigil na ang kanyang pagka morning star o mano. Ang kanyang pagka Lucifer. Pakinggan natin mga kapatid. Wala siya nagpabiling na light bearer or morning star. Kay gihulog siya. He was cast out from heaven. Ato na basahon na niya ang word. Oh, so, malinaw. Malinaw. Si Satanas, hindi na natili na Lucifer. Light bearer. Hindi na natili na morning star. Oh. Hindi na natili na Lucifer. Tanong, kung yun ang argumento nila na hindi na natili si Satan na Lucifer, bakit iginiit nila na yung Lucifer sa exalted ay tumutukoy kay Satan? O yun. Yan. You are contradicting, Rod Cobos, your own statement na ba't gagamitin mo nga yung ba't sabihin mo nga na hindi na siya Lucifer kung igigiit mong si Satanas yung, ito, hirap kasi dito eh. Iba yung kinuha niyang source, Brother Wendell, na video, nagpapalito yon na ang Pope sumasamba kay Lucifer na referring to Satan. Siya naman, ipinalilitaw niya na hindi na pala Lucifer si Satan. Tapos, ba't niya ay ginigiit para lang makapuntos, pero wala siyang puntos pa rin. Bakit? Kung kukuha ka ng lyrics ng Katoliko, kumuha ka dun sa official website kung anong meaning. Ito, tingnan natin ha. Ito kasi yung meaning niya doon sa yung meaning nila doon sa kanilang yung meaning nila sa kanilang sa kanilang Vicarius Filii, di iba yun eh. Kung titingnan mo yung specific na meaning nila, yung translation nila, iba yun sa original. Ito po yung sinasabi sa original po na yan, sabi dito, ano ba yun? Ayan official website talaga ng Catholic para malaman mo kung yan ba ay noun o adjective. Yan ha, kasi tuligsa ka ng tuligsa eh. Ito, tingnan natin. Yung sa huling bahagi. Ito. Yung Flamas Lucifer. Flamas. Ito. Ano sinasabi dito? Yung sa may Flamas Lucifer. Teka, hanapin ko ha. Yung... Teka, ito yon oh. Yan oh. Flamas Ius Lucifer. Oh, kung titingnan mo yan, hindi naman siya noun, Brad Wendell, di ba? Mm-hmm. Hindi siya noun. Hindi siya noun eh. Ba't pinipilit ni Rod Cobos na ayang Lucifer na yan eh si Satanas kung hindi na pala siya naniniwala na hindi na Lucifer si Satanas? Mm-hmm. Ngayon, Rod Cobos, ikaw naman na paiisipin ko nito. Ha? Bakit mo ipalilito na yung Lucifer na yan ay si Satanas
Kung naniniwala ka naman palang, hindi na siya Lucifer. Kasi he was cast out. Yan o. Flamas ios Lucifer matutinos in benyat. Ano yan sa ano? Sa English, let the morning star find it a light. Yan ba yung nasa ano? Translation doon sa pinakita niya? Hindi. Radyando, ibalik natin ang pahayag niya. Baka nakalimot siya. Ito. Wala siya nagpabiling na light bearer or morning star. Kay gihulog siya. He was cast out from heaven. Ano na kasama niya? Wala siya nagpabilin. Hindi siya na natiling light bearer. Kaya wag mong ipilit, Rod Cobos, na yung Lucifer sa Exalted ay tumutukoy pa rin sa kanya. Hindi yan proper noun. O, ano yung translation dyan? Let the morning star find it a light. That star which never sets. Christ, your son, who came back from hell and shone with brightness on mankind and who liveth and reigneth forever and ever. O, sa ibang translation naman, sa official Catholic Bible pa rin, a Catholic translation pa rin. Anong sinasabi? May the morning star which never sets find this flame still burning. Christ, that morning star, who came back from the dead and shed this peaceful light on all mankind, your son who lives and reigns forever and ever. Alam mo sinasabi dito na ito ay tumutukoy kay Satanas. Bakit ipinipilit? Sabi po niya, I will grab this opportunity kasi sikat si Brother Wendell eh. Ah, marami kasi siyang ano eh subscribers. I will grab this opportunity to preach the truth to the whole world. Anong truth to the whole world? Eh, kasinungalingan ka. Tandaan mo, dahil pinuntirya mo punto por punto, lahat ng error sinabi mo, ilalabas ko yun, isa-isahin ko yun. Gawan ko to ng episode, iisa-isahin ko yung bawat mali niya. Oh, ayan, eto pa, nagdagan ko pa yung Vicarius Pilidi, ano, na talagang iginigiit niya, na yun daw ay, tama daw yun, tama, let us see. Anong sinasabi ng isang former SDA theologian. Sabi niya, it has been wise for our Adventist Church to abandon, bakit? The traditional numeric interpretation of Vicarius Felide, which lacks both exegetical and historical support. Walang suporta ng historical yan. Ba't mo ipipilit? Ano pang sinabi niya rito? Yan. Ano? Adventist pioneers early identified the mark of the beast which the enforcement of Sunday observers, but they were uncertain. Ellen White initially believed that the number 666 represented the total number of Protestant sects influenced by the Roman Catholic Church. So hindi siya tumutukoy sa Santo Papa. Buti pa si Eli Soriano, Brother Wendell. Binawi na ni Brother Eli yung sinabi niya na ang 666 daw ay ang Santo Papa. Pero ito si ano, si Rod Cobos, matigas ang ulo. Gigiit pa niya na ano, na totoo yung sinabi niya. Ano pa yung masasabi mo, Brother Wendell? Okay, diyan daw sabi niya, na narinig natin mga kapatid, na si Satanas hindi na natiling Lucifer o Morning Star. So, napahayag niya. Pero sabi niya, kahit kailan o mano, hindi nagiging Lucifer ang ating Panginoon. Gajando, pakibasa umano sa Latin sa ikalawang Pedro 1:19 kung ano ang nakasulat. Okay, ikalawang Pedro 1:19 ng Latin Vulgate, ito po nakasulat. Yan o, sa Biblia Sacra Vulgata, sa ikalawang Pedro, gusto kong si ano, si Rod Cobos ang sumagot nito, Brother Wendell, no? So 1:19, ang sabi kasi dito, et habemus fermiorem propheticum sermonem quae benefacites attendentes quasi lucerne lucenti in caliginoso loco donic dies elocicat et lucifer oriatur in cordibus vestris. Sige. Rod Cobos. Malinaw ang morning star, di ba? Rod Cobos. Patunayan mo sa amin sa punto por punto. Sa punto por punto, team. Patunayan mo sa amin na ang Lucifer na nasa ikalawang Pedro 1:19 tumutukoy kay Satanas kung tama yung sinabi mo.
Yan, sige. Kaya yun ang argumento niya dyan, no? Bakit umano tayo gumagamit ng Latin na ang original New Testament was written in Greek? Father Ricky, anong masasabi mo? Lahat po tayo ay bunga ng ating kasaysayan. At sa kasaysayan ito, ay bawat isa may ambag sa kanyang kultura, tradisyon. Ganun din ang simbahan sa lingwahe po. Kung yan ang katanungan lang, napakasimple lang po, ay bakit gumagamit po siya ng Biblia ng English, ng Katoliko, ng Kristiyano, at binabasa niya kung minsan sa Bisaya, kung ayaw niyang basahin sa, kung gusto niya talagang original. E doon tayo pupunta sa original, but most of the time, nga nung gumamit man siya Bisaya, but gagamit siya ng English, kung hindi ito para sa kanya ay, kung ito ay hindi para sa kanya ang original, di ba? At saka parang may naaninag ako doon sa sinabi niya niya, Brother Wendell. Pinalilito niya kasi, meron tayong sariling book, yung Latin Vulgate, na wala daw sa original canon of the scripture. Wala daw. Brother Wendell, wala daw sa original canon of the scripture yung atin. Sige, paliwanag mo at ako susunod. Kaya nga, nang ipinahayag niya, wala siyang ginagamit na referensya, kundi ang ginagamit niya ay diferensya. Totoo man na ang Old Testament was written in Hebrew. Yung Amar Yahweh Elohim Israel Lemar Kitab et Kalahan. Totoo yun, no? Hebrew. Pero Greek ang New Testament. Ngunit yung Latin Vulgate, 405 Anno Domini, wala pang Protestant Bible. 1611 pa yun lumabas ang Protestant Bible. At tandaan natin, ang Protestant Bible sa 1611, meron pang apocryphal books, yung tinatawag nating deuterocanonical books. Meron pa. Pakita ngunit natin. Pagdating na sa 1827 sa British Foreign Bible Society, doon na tinanggal ang apocryphal books. Kaya may dalawang uri ng King James Version. Ang King James Version sa 1611 na may apocryphal books, at King James Version sa 1827 na kulang na ang kanilang aklat. At kung sabihin niya, ito talaga, sabihin nila, bakit gumagamit tayo ng Latin? Yun din ang ibalik natin sa kanya. Bakit ka nag-calculate sa 666 gamit ang Latin na hindi naman official title ng Papa? Mahilig si Rod Cobos sa kasinungalingan, Brad Wendell. Mahilig. Pagbigyan natin. Sabi niya, yung Bible daw natin, wala daw sa original. Tingnan natin yung pinakaunang 1611 King James Version, ang aking kagamiting bata. Tayo, meron tayong mga preba. Yung mga pinagbabasa niya, siya lang gumagawa nun eh. Ito preba natin. Galing ito mismo sa www.kingjamesbibleonline.org. So, ito'y pagmamayari ng Protestant. Anong sinasabi dito? Masahin natin ha, para makita ni Rod Cobos na siya ang mali. Sasabihin ba niya, inaakusahan daw siya, talagang mali ka, Rod Cobos. Ito, the Apocrypha is a selection of books which were published in the original 1611 King James Bible. These apocryphal books were positioned between the Old and New Testament. Doon siya sa gitna inilagay. Ang alam lang kasi ni Rod Cobos, Old and New Testament lang. Wala siyang alam dito sa ipinwesto sa gitna. Ha? The Apocrypha was part of the King James Version for 274 years until being removed in 1885 AD. A portion of these books were called deuterocanonical books by some entities such as the Catholic Church. Ito ngayon, Rod Cobos, ito pa ba'y nasa Biblia nyo? Esdras, Tobit, Judith. Wala na ngayon, di ba? Wala na ngayon. Kaya akala mo, yung sa amin dagdag lang. Pero ang totoo, yan ay kasali sa ito, Septuagint. Itong Bibliyang ito, Rod Cobos, itong Bibliyang ito, nauna pa to kay Kristo. Ha? Nauna pa siya. The Greek Old Testament. From Latin Septuaginta, 70. In Roman numerals, LXX is the earliest extant Koine Greek translation of books from the Hebrew Bible.
various biblical apocrypha and deuterocanonical books. Ayan. So yan ay the first five books of the Hebrew Bible known as the Torah or the Pentateuch were translated in the mid-3rd century BCE. Ito ay una-una pa to kay Kristo ang Septuagint. Oh? Pinatutunayan ng saksi ni Jehovah na ang Septuagint ang Bible ng first century Christian. Pero ito ay itong mga aklat niya. Itong mga aklat niya. Prayer of Manasseh, Esdras, Tobit, Judith, Esther, Makabeo, unang Makabeo, kalawang Makabeo, ikatlong Makabeo, ikaapat na Makabeo, o karunungan ni Solomon, Sirach, Baruch, yan ba? Rodkobos, nasa Biblia nyo? Wala na. Bakit? Tinanggal kasi. Kaya akala mo ngayon, Rodkobos, na yung Biblia namin is hindi siya original canon of the manuscript. Ang hindi mo alam, yung palang sa inyo ang tinanggalan. Inaamin niya ng King James Version mismo until being removed. Kung naiintindihan mo, Rodkobos, ano ang ibig sabihin ng until being removed, huwag mo kaming pagbintangan na yung aming Bible is aming lang Bible. Tinanggalan nyo lang. Yun ang totoo. Brad Wendell? Okay, balikan natin. Maraming salamat, Brad Jando. Yung Lucifer, no, na hindi umano pwedeng pantukoy sa ating Panginoong Heso Kristo ayon kay Kobos. Ngayon, diyan ba sa Revelation chapter 2 verse 28, Brad Jando? Wala po tayong mabasa na Lucifer sa Latin? Revelation? Ayan? 2.28. Oh, sige, silipin natin sa Revelation 2.28. Silipin natin, ha? Revelation 2.28. Okay. Tingnan natin kung wala ba. Maganda kasi tingnan natin ang ebidensya bago tayo mag-ano, ha? Eto dito. Sikot et ego at chipi a patri mio et dabu elestelia matutinam. Okay. Sa ibang translation. Dito na lang sa Revelation chapter 22 verses 14 up to 16. 22. Okay, 22 yes, na. 22, 14, 16. Apocalypsis 22, 14, verse 16. Tingnan natin sa verse 16 anong sabi dito. Okay. Eto. Et miset quese debat supernovem palcem suam enteram. Et demesa. 14. Okay. Et vide et ece nubem candidam et supernovem sedentem semelem felio homines habentem en capiti so coronam auriam et en manu sua falcem acutam. Et alius angelus ecivet de templo clamans voce magna ad sedentem supernovem mete falcem tuam et mete quia venet ora ot metatur cuniam arsut me sistere et micit quis debat supernovem falcem suam enteram et demes estera. Okay. Sandali mo na ha. Hanapin ko yung version. So, gusto ko ipa-ano ni ano yon ni Rodkobus yung 2 Peter chapter 1 verse 19 ng Biblia Sacra Vulgata. Kung yun ba ay hindi yun ba ay tumutugma kay Satanas. Kasi nakasulat kasi doon ang Lucifer. Gusto ko ipa-ano sa kanya yon para makita natin ano na ito si Rodkobus gusto lang tumuligsa at saka ginrab pa niya yung opportunity na dahil kilala si Brad Wendell makapag-preach siya daw ng truth. Anong truth? Huwag ka mag-alala, Rodkobos. Gagawan ko ng episode yan. Marami kang sinabing mali doon sa mga pahayag mo. Oh? Sabi daw dito na ginaalaw. Sabi to? Brad Jandro, Revelation 22 sa Latin. Revelation 22:16. 22:16. Okay, tingnan natin sa 22:16. Okay, ha? So, tingnan natin. 22:16. 22:16, bro? Yes, yes. Yun nga. Et miset kisidi bat supernovem palcem suam enteram et demesa estera. Yun. Sa ibang translation,
na may mabasa diyang Lucifer, no, dahil sa salitang morning star. Revelation 22:16. Yun. Sa bright morning star, kung saan sinasabi ni Kristo, I am the bright morning star. Ayan, ano ba yan? Pakibasa sa English, Bajando. Oh, basahin natin sa English. New International Version. Oh, sige, basahin natin sa English, sa New International Version. Kasi si Rod Cobos, gumamit siya ng New Living Translation. So, basahin natin sa New International Version. Revelation chapter 22, verse 16. Ito, sabi dito sa 22 verse 16. Yan, sabi dito. I, Jesus, have sent my angel to give you the testimony for the churches. I am the root and the offspring of David and the bright morning star. Inaamin dito ni Kristo na siya ang bright morning star. Sabi ni Rod Cobos, hindi na daw bright morning star si Lucifer. Hindi na daw Lucifer si Satanas. Kasi kinast out na siya. Eh, yun pala eh. Wala na palang issue eh. Ba't pinatagal niya pa? Dami pa niyang daldal. Eh, siya na pala mismo nagpapatutuo. Oh, at saka... Yes, bigay natin muna kay Father Ricky. Father Ricky? Umalis si Father Ricky. So, alas 9:17 na, Brad Wendell. Simulan na natin yung ating ano? Ah, simulan tayo sa... Okay. Simulan na natin. 9:17 na. At saka unahin natin ito si Landi Dios. Ito si unahin mo si Father. Anong uli mo sabi ni Father Ricky Gente bago tayo magsimula sa ating mga tanungan portion ng ating mga audience. Father Ricky Gente, ano masabi mo doon? Audio. Unmute. Sorry po, hindi ko nabutan yung sinabi ni Brother Wendell kasi lumabas lang saglit po. May inasikaso lang. Ano yung sinabi mo, Brother Wendell, yung huling sinabi mo? Father, may mabasa tayo sa Revelation patungkol kay sa Panginoong Hesus na tinatawag na the morning star. So, yung morning star ay sa Latin, Lucifer. So, napakalinaw yan. So, ano masasabi mo sa pahayag ni Pastor Cobos na hindi talaga pwedeng iugnay kay Kristo ang salitang Lucifer? Siguro naman kung pagtingnan natin talaga yung kontesto po ng, kasi yan ay na pinag-uusapan natin yung kanta doon sa Easter Vigil po. Ang kontesto po talaga ng celebration po ay yung liwanag na dala ni Kristo sa kanyang pagkabuhay. So, doon tayo laging mag-iisip ng kontesto natin at huwag natin haluan katulad sa ginagawa ng bishop na ito ng ibang, huwag sila magbigay ng kahulugan na hindi naman iyon ang pinatutungkulan ng selebrasyon ng simbahang Katolika. So, dapat sila, ang ating mga iba, mga sekta po, magtatanong sila sa official statement ng simbahan at gaya ng sabi niya, dapat magbasa-basa, mag-aral tayo bago natin sabihin ang mga bagay-bagay. Kasi kay hirap po panindigan ng mga posisyon na nagmumula sa kasinungalingan dahil talagang guguho ito at guguho kapag tinatanong tayo at hindi natin pwedeng panatiling matibay kung ang isang posisyon natin ay hindi nagmumula sa katotohanan. So siguro challenge lang sa atin. Hindi ako ganong concerned doon sa bishop po, pero gusto ko lang sabihin na challenge natin sa ating mga sambayanan, lalong-lalo na ang mga Katoliko o ang ating mga OFWs special dahil nag-work ako sa kanila, na sana po talagang pagbutihin nila ang kanilang pag-aaral, ang kanilang formation po sa puro ng simbahan para hindi sila madala po sa mga propaganda po ng ibang reliyon na wala po sa katotohanan at punong-puno lang po ng kasinungalingan. Yung ganong pag sabi pa lang to make his message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the